Welcome back sa ating channel, mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is may good news tayo dito sa ating mga back-to-back opa, mga kaibon. And then update ko na rin kayo doon sa mga painakay nila kung anong kinalabasan ng kulay ng mga inakay, mga kaibon. And then may good news din tayo dito sa ating box number 5, mga kaibon. And then good news din dito sa ating box number 9, mga kaibon. So i-update ko kayo dito sa mga opalay natin ngayong araw, mga kaibon. So samahan nyo ko, tara! So ayun, welcome back nga sa ating channel, mga kaibon. Bali nga may mga update tayo dito sa ating mga back-to-back opa dito. And then dito sa ating split opa, opa line, mga kaibon. And then dito sa ating box number 5. So bali, good news lahat yung ating update ngayong araw, mga kaibon, dito sa video natin to. So bali, unahin na natin yung box number 5 natin dito kung ano yung good news, mga kaibon. And then update ko na rin kayo dun sa mga painakay nila kung anong kinalabasan, mga kaibon. So bali, ayan, nakalabas na yung isang inakay natin dito. Ayan, kung mapapansin nyo, ang ganda nga ng kulay ng isang painakay natin dito. So bali, ang kinalabasan niya, mga kaibon, is far blue pied. So bali, hindi pala siya nag-turquoise kasi nga nung una hindi pa masyadong labas yung balahibo niya, mga kaibon. Ayan, oh. So nung una kasi tingin ko turquoise, pero yung pagka blue niya, mga kaibon, parang turquoise kasi. Kasi nga yung parents niya rin is turquoise, mga kaibon, kaya nung una akala ko turquoise. So ngayon medyo labas na talaga yung kulay niya, mga kaibon. Bali, ang kinalabasan niya is far blue pied, mga kaibon. And then pakita ko rin sa inyo yung mga kapatid niya, mga kaibon. So silipin natin, katukin natin para makita niyo yung mga kapatid niya kung anong kinalabasan nilang kulay. So ayan, yung unang inakay natin, far blue, mga kaibon, far blue pied. Ayan, yung isang inakay natin, turquoise. So ayan yung naging turquoise, mga kaibon. Ayan yung parents nila, yung cock. So medyo malinis yung cock natin kesa dun sa kanyang inakay. Ayan, yung isang inakay din natin, yun yung isang par blue turquoise natin. Katulad siya nung parents niya na cock, mga kaibon. Malinis yung kanyang ulo, medyo malinis. Kaso lang itong isa medyo dark na, mga kaibon, dahil kumuha siya ng dark na ulo dito sa kanyang hen, mga kaibon, sa kanyang nanay dito na hen. Kaya medyo nag-dark yung kanyang ulo, mga kaibon. Pero itong isang turquoise natin, mga kaibon, ayan, malinis. So yung isa natin medyo kumuha ng ulo dito sa kanyang nanay na hen, kaya medyo marumi, mga kaibon, medyo dark. Pero okay lang yan, mga kaibon. Bali, meron tayong dalawang turquoise and then isang par blue pied, mga kaibon. So bali, ang good news natin, mga kaibon, is may itlog na ulit, mga kaibon. Ayan ang good news natin. So ang bilis nga ng mga breeder natin dito, mga kaibon. Ito nga yung sobrang sipag natin na breeder. Hindi talaga siya umiinto, mga kaibon. Ayan, oh. So hindi pa natin na-harvest yung inakay niya, mga kaibon, may itlog na naman. So halos ng mga breeder natin. So kung mapapanood yung last video natin, mga kaibon, yung mga nakaraang video natin, yung mga ibang breeder natin, ganito rin, mga kaibon. Bago pa natin ma-harvest yung kanilang mga painakay, is may itlog na sila ulit, mga kaibon. So ayan, oh, hindi pa natin na-harvest. Ayan pa yung mga painakay, oh. So mga ilang araw pa natin na-harvestin yan. So hindi na ako sure, mga kaibon, kung mga ilang araw na tong itlog na to, kasi nga anim na sila. So hindi ko kasi na-check, mga kaibon, dahil nga may painakay pa, ang iniisip ko hindi pa iitlog. Kaso nga lang umitlog na, mga kaibon. So i-candling natin, try natin ilawan kung may mga nag-fertile na, mga kaibon. So ito wala pa. Ito meron na, yan, may ugat na siya, mga kaibon, oh. And then ito wala pa. And then itong isa wala pa. May paugat na rin to. And then itong isa pa-develop na rin, oh. So bali, wala pa masyadong malinaw na fertile, mga kaibon. Siguro bago-bago lang to, mga kaibon. Mga ilang araw lang din siguro. Mga 6 days pa lang siguro to. So everyday naglalabas siya ng itlog. So bali, may mga ugat na konti, mga kaibon, na lumalabas pa lang, is tatlo. Ayan, ito yung isa, ito, tsaka ito, mga kaibon. Ayan, oh. May konti ng ugat, yun, and then ito. Siyempre, mga kaibon, yung mga unang lumabas talaga is magkakaugat na yan. Pero kung bago-bago pa yung itlog, wala pa, hindi pa natin makikita. Clear pa talaga yan, mga kaibon. So, ayan lang muna natin. Palimliman muna natin sa kanya, mga kaibon.
Ngayon mga ilang araw mag-harvest na tayo para makapaglimlim siya ng maayos mga kaibon. So sana ngayon darating na clutch nila mga kaibon, maglabas naman sila ulit ng red eye. So bali naglalabas kasi to ng Crimino at Albino. So sana maglabas ulit ng Crimino mga kaibon para magamit natin mga pang-project at magamit natin pang future breeder natin mga kaibon. Then dito naman tayo sa ating box number 10 mga kaibon, katulad nung ating box number 5 dito, ganun din yung good news natin mga kaibon, dahil nga may inakay pa yung ating ibon dito, is nangitlog na naman ulit mga kaibon. So okay nga tayo dyan, at least mapaparami natin agad yung mga opaline natin. Dahil nga meron pang inakay mga kaibon, dito naman maliit pa talaga yung mga painakay niya mga kaibon, hindi pa nakakalipad, pero nangitlog na siya ulit. So silipin natin kung anong kinalabasan din ng kulay ng kanya mga painakay. So bali naglabas nga ng blue series yung ating back to back green dito mga kaibon. So first time nga niya naglabas ng blue series. So tignan natin kung anong kinalabasan ng kanyang painakay dito na blue series. So ayan mga kaibon, oh, yung painakay natin, ayan, literal na blue mga kaibon yung ating painakay, ayan oh. So ang ganda ng painakay natin dito na blue mga kaibon, oh. Medyo malinis yung ulo. And then maganda yung pagka-blue niya mga kaibon, no. So future breeder natin yan mga kaibon. And then ayan nga yung good news, dahil may itlog na ulit yung kanilang parents, hindi pa nga lumalabas yung mga ibon natin dito, hindi pa nakakalipad, may itlog na ulit mga kaibon, ayan no. Pero malapit na rin ito lumipad mga kaibon, dahil nga 1 month na yung mga ibon natin dito. So bali napisa nga ito mga kaibon noong December 1. So nag new year na nga ngayon mga kaibon, kaya 30 days na yung mga ibon natin, 1 month na sila mga kaibon. So siguro 1 week lang mga kaibon, lilipad na yung mga ibon natin dyan. So makakalabas-labas na sila ng cage, ayan yung hen natin, oh, buntis na mga kaibon, oh. Sobrang baba ng pitan niya, ayan oh. So tingin ko maglalabas siya ng itlog ngayong araw, kaya hindi na natin masyadong guguluhin mga kaibon. So sinara na natin yung kanilang box para hindi na lang sila masyadong may stress. So ang ganda nga nung kulay ng ating blue series mga kaibon. So blue nga yung kinalabasan niya. And then yung isa natin is green mga kaibon. Pero malilinis no mga kaibon, malinis yung ulo nila. So hindi na natin sila masyadong guguluhin dito para mangitlog na yung hen natin. Ayan o, tignan nyo yung pitan niya o, bumubuka-buka. So pagka ganyan kasi itlog yan mga kaibon, ayan o, nilalabas niya yung itlog. So hindi na natin sila masyadong guguluhin. So punta na tayo dito mga kaibon, hindi na natin guguluhin yung ating box number 10. Dito na tayo sa good news pa nating isa dito sa ating box number 9 mga kaibon. Dahil buntis na rin yung hen natin dito na opaline mga kaibon, yung kung matatandaan yung mga video natin, yung nag same gender sila nung pinagpares natin mga kaibon. And then binaklas natin, linipat natin dito sa ating box number 9. And then pinarisan natin ng split opa mga kaibon. Bali ang parisan natin dito mga kaibon, ayan yung ating Vio split opa. And then yung ating hen is yung ating cobalt blue ewing hen mga kaibon. So ayan, tignan natin, palabasin natin mga kaibon para makita nyo yung pwetan niya na buntis na siya mga kaibon. Yun. Ayan mga kaibon. Oh. Ayan, ito yung hen natin mga kaibon. Ayan, ayan. Kung mapapansin nyo yung pwetan niya, ayan, oh, magang magana rin mga kaibon. Oh. So basal pairing din to mga kaibon. Yung ating cock is basal. Pero yung hen natin, nakapangitlog na siya mga kaibon. Kaso lang, same gender yung kanyang nakapares mga kaibon. Kaya trinay natin binangga dito sa ating split opa. So ngayon nga, buntis na yung ibon natin. Ayan o. So tingin ko mga ilang araw din mga kaibon, bubuga na yung ibon natin dito. So sana mag-fertile yung kanilang mga itlog mga kaibon na ilalabas. And then sana mas marami yung mga opalay na ilabas niya mga kaibon. Dahil nga split opa yung kak natin, so hindi lahat ng inakay niya is opaline mga kaibon. So magkakaroon tayo ng painakay na split opa, and then may normal din, and then may mga opaline mga kaibon dahil split opa yung kak natin. So ayun yung good news natin ngayong araw mga kaibon, yung ating box number 5. So nangitlog na nga ulit yung mga breeder natin dito kahit may painakay pa sila sa loob mga kaibon.
So, katulad din ng ating box number 10 dito, mga kaibon, nang itlog na ulit yung hen natin kahit may mga inakay pa sa loob. And then, yung good news din dito sa ating box number 9, dahil buntis na yung opaline hen natin dito, yung kapares niya nga ay split opa, pero maglalabas pa rin sila ng opaline dyan, mga kaibon. So, update ko na lang kayo sa mga next video natin dito sa mga breeder natin dito sa ating ibunan. So, hanggang dito na lang muna, mga kaibon. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breeding sa inyo, mga kaibon. And ingat!